POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, magandang araw, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Pausulod, POWCAST SPORTS. Marami po nagtatanong sa akin kay Mark Barriga. Papakita ko lang sa inyo yung last coverage ko sa kanya. Ito, papakita ko na ngayon. At gusto ko lang i-share sa inyo na tinatry kong kontakin kung makakontakt natin si Mark Barriga, pero ngayon wala pa. At gusto ko lang i-share yung mga flashback namin na interview at saka yung laban niya. Ito kay J-Boy Mansalayaw, 2017 po ito naganap. At alam natin si Mark Barriga yung isa sa kumbaga ay boksingero na inabang-abangan natin dati. At siya po ay IBF World Minimum Weight Title Challenger. Yung huling laban niya, huling beses natin siya nakita sa ibabaw ng ring ay 2018 December. Natalo po siya. Ang unang-unang pagkatalo niya kay Carlos Licona sa Amerika po yung naganap. At pagkatapos nun, hindi na natin siya nakita. So marami talaga yung naghanap dito kay Mark Anthony Barriga at kung ano ba daw balita sa kanya. Huli ko po siyang nakita sa Davao del Norte sa isang boxing event at nakakwentuhan natin. At ang balita natin ay meron po siyang business isdaan. Ngayon po hindi po natin alam kung ano po ang estado at kung nasaan po siya. Pero bata pa po itong si Mark Barriga, 26 years old pa lamang siya ngayon. Ang record niya ay 9 wins and 1 loss. So batang-bata pa, pwedeng-pwede pa siya lumaban kung gusto niya bumalik. At ang alam lang natin ay nagkaroon siya ng konting contractual issue po yata at hindi pagkakasunduan. At yun lang po, ayun po ang update ko sa inyo kasi talagang bawat video ko may nagtatanong, nasa na ba sir si Mark Anthony Barriga? Nasa na ba si Mark Anthony Barriga? Yan lang po ang mabibigay kong update sa inyo ngayon at saka itong video na ito na flashback. Konti lang nakapanood dito kasi yung sa lumang YouTube channel ko pa ito eh. At ngayon pinapakita ko lang sa inyo yung laban niya kay J-Boy Mansalayo at saka itong interview namin dati. Sana mag-enjoy kayo, panoodin nyo. At tinatry ko pa yung mga ibang boksingero kung may update. So ito parang flashback at saka ano, konting kwento lang sa inyo kung ano yung huling update tungkol dito kay Mark Anthony Barriga. Siya po pala ay Olympian at bihira po yan. Ang isang Olympian na kilala ko ay na professional is Charlie Suarez na active na nalaban sa May kung matutuloy kung wala ng COVID-19. Anyway, salamat po. Pausalud pa ako ka sports. Kung mayroon pa kayong mga boksingero na gusto nyo mabigyan ko ng specific updates or may interview ko, comment nyo lang dyan. At ano ba tingin nyo dito kay Mark Anthony Barriga? Pwede pa bang bumalik at matagal siyang nawala? 26 years old pa lang? Anong comment nyo at pag-usapan natin yan sa comment. Salamat po. Panoodin nyo pala yung interview ko sa kanya, ha? Papakita ko muna. Barriga 3-0. Kalaban niya 30 fights veteran. Although, yung kalaban niya ngayon. Pausalud here with Mark Anthony.
hanap ka ng paraan para makaiwas ka sa sitwasyon na gano'n. Hindi ko na-check yung ano mo yung laban mo. Alam ko tatlong panalo, knockout kayo, nag-decision. Decision lahat po, decision lahat. Ah, yung isa, yung last technical knockout kasi na-headbutt ako eh. 5 rounds. Sa tingin mo ba kailangan pa i-improve yung lakas kasi... Yun yung dapat kong improve talaga yung power ko kasi yung bilis, yung technique, scientific fight, meron na eh, meron na tayo eh kasi galing ka sa amateur fight, kailangan na lang yung power. Yun yung dinidevelop namin sa gym pero di naman ako nag-expect na bumagsak o may bagsak na mangyari. Basta sa akin, laro ko, gagawin ko si Babaw ng ring. Ano ka na eh, Joven? Kamusta si Sergio Benitez sa promotion? The best, the best. Siya yung pinaka the best sa akin ha, as a boxer niya. Kasi hindi kami pinapababayaan, lahat ng gusto namin, kung ano yung sasabihin namin sa kanya, mabibigay niya kahit papano. Meron time na matagalan, pero syempre naintindihan namin yun kasi hindi naman ganun kayaman yung ano, si Coach Joven. Nagsisimula pa lang kasi nandiyan na si Jerwin. So, si Coach Joven para sa akin, the best manager talaga. The best coach, manager, lahat na eh. Sa kanya lahat eh. Anong plano mo, anong goal mo as a professional boxer? As aside from, of course, the champion ka, ano bang nasa isip mo? Ang gusto ko lang mangyari talaga eh, yung maging successful ako dito sa pinili ko. Kasi unang-una, napakahirap na ipagpalit ko yung pagiging sundalo ko. Air Force ako eh, actually. Pinagpalit ko, pati yung pagiging national team ko, pinalit ko dito sa pagiging professional. Siyempre, mas ano sa puso ko yung pagiging boxer eh. So, ito na yung pinaka-top na gusto kong marating, ito yung pinaka-top. Kasi una, gusto kong maging national team, nangyari. Gusto kong maging Olympian, nangyari. So yung pinaka-goal ko, gusto kong maging professional boxer. Gusto kong maranasan kung ano yung buhay na ganito. So sana yung gusto ko lang mangyari, maging successful ako dito sa pinili ko. Kumbaga nakasakripisyo na yung lahat dahil dito. So kailangan ko magsikap talaga. Pero bakit ka ba lumalaban? Anong inspiration mo? Sino inspiration mo? Una yung family ko. Siyempre, bata pa ako, nagsimula hanggang ano. Gusto ko talaga na, well, ilagay na natin na gusto natin umangat sila sa buhay. Gusto ko rin masuklian yung hirap nila sa akin. Nung bata pa ako, pinalaki nila ako ng maayos. Gusto ko rin sila na darating yung araw na ako naman magpapaganda sa buhay nila. Yun yung plano ko eh. Ikaw ba yung tao na pinag-aaral nila kung hindi na nag-aaral ng boxing? Pinag-aaral nila ako, pero nag-aaral naman. Kaso lang, tumatalon lang sa pader. Pagdating ng mga last period, tumatalon sa pader para mag-training. So, okay lang. Okay. At least, sir, ito magtalon sa pader. Talon sa pader kasi gusto mag-training. Ito po si Mark Anthony Barriga, former Olympian. Kung gusto niyo po ng update sa mga sports or boxing, punta lang po kayo sa POWCAST.net. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. POWCAST SPORTS.